Want to study Japanese language? Visit our Facebook page at Plastone School. Or you can click the link in the description. Sign up now and create your future with us. You can also visit our YouTube channel. Don't forget to click the subscribe button to be updated on our latest videos. Plastone Language School Incorporated. Minna san konnichiwa, James Sensei desu, and welcome to Plastone Language School Incorporated channel. For today's lesson, we will discuss about がります. Dito matututunan natin kung ano yung ibig sabihin ng がります at kung paano natin siya gagamitin in a sentence. Garo or がります means to show signs of, to be keen to do something, to be eager to do something, and to want to do something. So ito yung mga meaning ng がります. So depende na lang sa sentence na gagamitin natin. Then, がります can be used after e adjective whose finally is removed. And occasionally after na adjective with no na in between. So sa e adjective, we have to omit e, then add garu or がります. Then for na adjective, we have to omit na din, then がります. Okay? In both cases, it turns the word from an adjective to a verb expressing feeling like or looking like that adjective. Ibig sabihin, yung adjective, pag nilagyan natin ng がります, so magiging verb siya na expressing feeling like or looking like na yung ibig sabihin niya. Then, it's important to note that garo, in this case, is conjugated like any other verb. So, ibig sabihin, si garo is kinoconjugate din natin like verb. So, si garo or がります is belong sa group 1 or U verbs. So, i-conjugate natin siya as group 1. Okay? So, for example, pag i-conjugate natin siya into T form, so it will become gatte. Okay? Then, for tau form naman, so magiging gatta siya. Then, pag i-conjugate natin siya sa nai form, so magiging garanai siya. Okay? So, ito yung mga dapat nating tandaan before tayo gagawa ng sentence using this pattern. Then, another note, garo changes an adjective from simply defining a state, feeling, or condition into something that is actively being felt by a person or the impression that they are feeling something. Okay? So, ibig sabihin, yung adjective, pag nilagyan natin garo, so magiging simply defining a state, feeling, or condition na yung ibig sabihin niya. So, into something that actively being felt by a person. So, ibig sabihin, presently na nararamdaman ng person. Okay? Or impression that they are feeling something. Okay? So, sa madaling salita, minasang, si garo is ginagamit natin so according sa observation natin sa impression na pinapakita ng ibang tao. Okay? So, hindi natin siya pwedeng gamitin sa sarili nating feelings. Okay? Then, ito yung magiging formation niya. So, again, for e-adjective, for example, we have hoshi. So, si hoshi, ibig sabihin, want something. Ito yung last topic natin. Then, si hoshi is belong sa e-adjective. Okay? Then, for e-adjective, we have to omit e, then add がります. Then, for na-adjective, so, again, minasang, so, bibihira lang yung na-adjective na pwede natin gamitan ng がります. So, hindi lahat. Iilan lang ang pwede. For example, we have zangnen na. Then, for na-adjective, again, we have to omit na, then add がります lang din. Okay? Then, for example, kanojo wa ice cream ga hoshigatte imasu. Okay? Ibig sabihin, she wants ice cream or I understand that she wants ice cream. Okay? Then, hoshigatte imasu means she wants something. So, from hoshi, inumit natin si i, then add がります, then
Since yung pangyayari is presently nangyayari, so kinonjugate natin siya into ti-imas, okay? So naging hoshigatte imas siya. Then again, hoshigatte imas means somebody or someone wants something, okay? So kung sa last topic natin, si ga hoshi is I want something, okay? Then si hoshigatte imas naman minasang is somebody wants something, okay? Kaya sa sentence natin na to is she wants something. So according or based sa impression na pinapakita ng babaeng to. Okay? Kaya nasasabi natin she wants ice cream. So yun yung gamit ng gatti imas. According sa impression na pinapakita ng ibang tao or sa feeling na pinapakita ng ibang tao. Okay? So again, hindi natin siya pwedeng gamitin sa sariling feeling natin. Okay? So, kung sa sarili natin, so pwede natin gamitin yung last topic na tinakil natin. So, yung ga o she. Then, next. So, for na-adjective naman. So, again, minasang, so hindi lahat ng na-adjective is pwedeng gamitan ng garimas. So, meron lang tayong iilan. So, for example, yung zangnen. Okay? Okay, then, sa sample na to, kanojo wa karishi ni ai nakote zangnen gatte imasu. Okay, ibig sabihin, she seems to be upset that she couldn't meet her boyfriend. Okay? So, yung ginamit natin adjective is zangnen na. So, inumit natin si na, then nag-add tayo ng garimas. Then, since yung pangyayari is presently nangyayari pa, so kinonjugate natin siya into ti-imas. Ibig sabihin, she seems to be upset. So, nasasabi natin dito na parang na-upset siya based din sa impression na pinapakita niya. Okay? Hoshi plus garu combined to express a strong desire or want something. So, sa last topic natin na ga-hoshi is you want something. But dito, hoshi garu is somebody wants something. So, expresses a strong desire or want for something. Then, of course, any adjective can be converted to a verb. So, again, so gaya ng sinabi ko kanina, yung adjective, pag nilagyan ng garimas, magiging verb, okay? But this form is quite common. Ibig sabihin, madalas itong ginagamit compare sa ibang i-adjective plus garimas. Then, for verb naman, a final use of garo is when it is added to the end of the verb in the Thai form to make garo. So, pag verb naman, ginagamitan lang natin ng garo yung verb pag naka-Thai form siya. So, I think nabanggit na ito ng inyong sensei nung tinakil ninyo yung Thai form. Kasi additional to ng Thai form, okay? This means that it seems like someone or something looks like they want to do a certain action. So, ibig sabihin, kung yung verb Thai form is ginagamit natin sa sarili, for example, gusto nating sabihin na gusto kong sumakay ng train. So, magiging din siya ni Noritai, okay? But dito, pag nilagyan natin siya ng garo, so magiging someone or something looks like they want to do a certain action. Okay? For example, Noritai means want to ride. Okay? So, ginagamit natin si Noritai sa sarili. So, okay? Your own desire. Okay? Then, pag nag-add na tayo ng garimas, so, magiging Norita, garimas. So, from Noritai, so inumit lang natin si E, din agad tayo ng garimas. Then, ginagamit naman natin to para sa third person. So, ibig sabihin, hindi ikaw mismo yung parang gusto mong sumakay. Okay? Ibig sabihin, yung ibang tao. So, speaker ka lang. Then, ibig sabihin, you think she wants to ride. Okay? Ibig sabihin, parang gusto niyang sumakay. Okay? Based lang din sa impression na pinapakita niya. Okay? So, ito po yung gamit ng garimas para sa verb. Then, for example, miyari-sang wa kimono kitagatte imas. Means, it seems Mary wants to wear a kimono. So, kitagatte imas yung ginamit natin. Ibig sabihin, it seems she wants to wear kimono. Based lang din sa observation or sa impression na pinapakita niya. Okay? So, dahil nagpapakita siya na parang gusto niyang magsuot ng kimono, so kaya ginagamit natin yung gatte imas. Okay?
So again, gatimas is hindi natin ginagamit sa sarili nating feelings. Okay? So yung feelings ng ibang tao. Then another sample. Kano jua kikyu ni norita gatimasu. Means, it seems she wants to ride a air balloon. So norita gatimasu means, it seems she wants to ride, okay? Ibig sabihin, yung babae is nagpapakita na parang gusto niyang sumakay sa air balloon. Okay? So ito po yung gamit ng gatimasu. Hi, Ijo des. Sumon gatara, sein sinikiti ko dasai. If you have questions, please ask your main teacher. Okay? Again, James sensei des. Minasang gambatte kudasai.